Yung ikaw yung mag-aantay sa, kung antay mo talaga yung doktor, tapos yung pipila ka pa, yung papalista, tapos mamaya hindi pala darating yung doktor, or sobrang late. Kit and Leary ulit. Pa-request po, ng pros and cons po dyan. Salamat po. Silent viewer po ako. Uy, salamat. Minsan lang po mag-comment. Pero talagang disclaimer. So, ano bang pros and cons? So, pros... Hello guys. Ayan, so tapos na yung work ko today. Huwag niyo ko i-judge. Kasi ito rin shot ko last video, diba? Nung pumunta tayo Walmart, ng Meijer, tsaka nung... Tawag ito. Ano bang ginagawa ko? Nung buli akong tubig. Eh, doon ko lang sinote yun, kaya malinis pa siya. Huwag kayong judger. Ang bango pa nga eh. Eh, dito naman bilang sobrang lamig. Ang bango pa din niya, so... Hindi guys, sa Pinas, diba? Kunting labas mo lang. Ilang segundo nga lang, minuto. Pawis sa pawis na, hagard ang verse ko sa kanya. Anyway, ayan, so dumating na yung bike, guys. Oh my god, diba sa last video? Nung isang araw lang yun eh. Dumating agad yung bike ko, kasi yung sa akin, for shaping yun, eto yun. Sinip siya, 2 days lang. Eh, yung kay Commander, pick up only. Eh, anlapit lang sana ng pick up, pero nag-email ulit sila sa akin na nabili pala that day yung bike na ano, kasi real time yung ano eh. Actually parang di nga real time kasi nung nabili ko online yun pala may naka-purchase ng iba. Anyway, so pipikapin ko siya sa malayo, 35 miles or 30 miles galing dito sa amin. So tara, punta na natin kasi para ipapa-setup, papa-assemble ko na rin dun, libre. Sana kasa sa kotse. Kung hindi, tatanggalin yun ano, yung gulong. Hindi ko alam paano ba. Magdala kaya ako ng tools. Para kung in case na hindi kasha, kaya kong tanggalin. Di po, wait lang, kuha tayong tools. Ano kaya dito? So, I think andito siya. So, mayroong wrench. Ano ba kailangan? Screwdriver. Ano ba kailangan sa bike? Ito lang yata eh. Ayan. Let's see. Ito na lang ha. Ayan. So, papunta na tayo dun sa ating pupuntahan na bilihan ng bike. Ang layo. 30 miles, 55 minutes. Malayo din. Ay! Okay. Let's go. Daan mo na nga tayo ng ano. Daan mo tayo ng Dunkin'. Drive-thru tayo kasi malay-lay. Hindi naman sobrang layo pero ano lang talaga. Gusto ko lang ng drink. Asan na ba yung drive-thru? Let's go to the drive-thru. Do not enter. Pakita ko yung itsura sa inyo. Blueberry. Ayan. Yun yung orderin natin yung pangalawa. I'm here for you. Hi. Can I get a large blueberry pomegranate drink, please? Okay. That's it. 367. Thank you. So, yun lang. I mean, wala. $3 din pala yun. Pero anyway. Ayan, so andito na ako sa labas ng Dick's Sporting Goods. Ang layo, actually, 30 miles away from bahay. Ayan yung tura niya sa labas. Ayan, andito na tayo sa loob ng Dick's. Para siyang ano, para siyang Tobis Arena. Sa yung Samoa, di ba malaki. Pero hanap mo na akong CR kasi yung ihina ako as in. Wait lang. Yeah. Para siyang Tobis, guys. Ito. A few moments later. Itutupi ko yung... Ay, by the way, ito na pala yung bike. Yes, para kay Katrina. Ayan. Feeling ko kakasya naman sa dyan. So, itutupi natin tong... upuan. Para sure. Buti pa sa kanya, naka-assemble na. Ano ba yun? Quack!
Kaso sa loob kasi malitang naman yung kahikat. Papakita ko sa inyo. So, ayan. Sana yung sa... Paano kaya yung sa akin? Hindi ko alam kung makakas. Ang dami sinasabi. So, pauwi na tayo. OMG! Yung sa akin, bukas pa isa-set up. Pumunta ako dun sa pinagbilan ko. Mas matagal pa yung binyahe ko. Pagdating ko, ready na. Yan, no? May nakasulat pang... Leonardo. Right? So today, pupunta ako ng Dick's Sporting Goods. Kung saan nabili itong bike. Nabili ko na tag, diba? Nabili na OMG. Pa-assemble natin kasi kulang ang aking kagamitan. Ayun, so tara. Sana kasa sa kotse. Yung bike ni Kat na binili ko, assembled na kasi. Yung sa akin hindi pa-assembled. Pero same brand lang naman. Same din ang pinagbilihan. Hindi ko alam kung bakit. So ngayon, libre naman yung assembled. Kaya punta tayo. Hello. Ayan, umuwi ako kasi 3 to 5 days daw yung pag-assemble kasi mag-isa lang daw siyang gagawa. Naisip ko at na-suggest nung tropa natin, tutulungan daw niya ako kay Jack nga pala guys. Ililink ko yung channel niya at meron siyang channel about bike-ero. So yun, try kong gawin mag-isa muna kasi tulog na siya. At papakita ko lang, so bumili ako nito kanina, sabi niya kasi kailangan daw to eh. Lato sa Walmart. Itong pedal wrench. Itong hard brand na tawag dito hex key. Na iba-iba yung sukat. Magagamit naman siya sa iba't ibang bagay. So, binili ko na rin. At itong dry lubricant. Yes! Tapos na! Grabe, kala ko hindi ko kaya. Sabi pa naman doon sa pinata ko, 3 to 5 days. Sa akin, ilang minuto lang, o tapos na. Ihigpitan ko na lang, antok na ako eh. Grabe ang kalat ko, bukas na to. Anyway, okay. Happy Saturday! Happy weekend sa inyo lahat! Bago natin basahin yung mga comment nyo dun sa latest video, magliligpit lang tayo kasi di ba nakita nyo naman kagabi, ako ay nag-assemble ng aking bagong bike! Bikerist! Yan, so, sisikipan ko lang yung mga tornilyo kasi parang medyo malug para sigurado. Eh, first time ko nag-assemble ng bike, eh, alam mo na, para safe! Hello guys, welcome back. So, nandito tayo ngayon para sagutin yung mga comments nyo dun sa latest video. If bago ka lang dito, naligaw sa channel na to. Ako po si Vince, I'm a Filipino YouTuber dito sa US. Magawa ko ng iba't ibang videos about my journey here. So, kung meron kang mga tanong, suggestions, or anything, comment down below. And yun, don't forget to subscribe and click the notification bell para updated ka kapag meron akong bago upload. Let's go! First comment is from Dan Red Brian Tumbagaon. First! Shoutout idol! Shoutout sa'yo, Dandre Brian Tumbagaon! Shoutout! Yun, pwede sumigaw kasi mga agape. Question,
din. Kamusta kaya cost of living sa Florida? May idea ka, bro? Parang same scenario tayo. Bit-bit din ako ni Mrs. papunta doon. Nakakatakot and nakaka-excite kasi umpisa ako doon. May negosyo kasi din dito sa Pinas. Pero as long as na magkasama kami ni Mrs., yun ang importante. Sabi nga ng baby namin, complete family! Ingat lagi, bro. First of all, salamat sa comment, Dan, Rev, Brian, Tumbagahon, and hello to your family. Excited ka na ba pumunta dito? I understand na mayroong kasamang fear sa pag-migrate kasi nga, di ba, ano ka na eh, parang established ka na, settled ka na sa Pilipinas, and then all of a sudden, pupunta ka dito. I had the same feeling, bro, nung lumipat ako kasi kala ko, okay na yung career ko sa Pilipinas, ganyan, meron akong sasakyan, meron condo, mga ganun. So, nakakatakot talaga siya kasi, I don't know, baka parais tayo na parang medyo laid back lang, gusto ko chill lang, ganyan. Tapos biglang sabak sa ganito. Until, dumating ako dito, I realized na mas okay yung buhay dito. Hindi ko naman sinabi pangit yung buhay sa Pilipinas. Pero what I'm saying is, yung quality of life overall, parang mas okay dito. Parang, yun nga, pag lahat naman tayo mga Pilipino, sanay tayo sa hirap kasi nga, sa Pilipinas, most of us, we hustle, di ba, para mabuhay. And pag nandito ka, same effort na gagawin mo, you're gonna earn more. Yun lang naman yung opinion ko. Sorry sa ano, kasi may mga construction sa labas eh. Okay na ba? So yun, on a lighter note, magkakasama kayo ng family mo, yun yung maganda, di ba? Magsimula kayo ng bagong chapter ng buhay nyo dito. Regarding dun sa tanong mo about sa Florida, I have no idea kung paano sa Florida. Pero since Amerika rin naman to, parehas lang yan, ibang state lang yun. Kung okay naman yung makuha mong work, well, wala namang hindi okay na work kasi dito naman, pantay-pantay naman eh. Wala namang discrimination in terms of anong klase trabaho ka. Feeling ko ah, kumpara sa diba sa Pilipinas, hindi naman sa pag-ano, pero sa Pilipinas kasi kung merong trabaho na parang nakikita natin minsan yung, di ba, parang minamata sila, which is hindi tama, dito, hindi ganun. Gaya nga sinabi mo, parehas tayong situation, nabit-bit ni Mrs. So, good for you. I mean, you'll do good here, I swear. So, pagsipagan mo lang. Yun. Sabi nga na anak mo, complete family. Yun yung importante. Ang dami ko sinabi, pero hindi ko nasagot yung pinakatanong mo sa, ano, sa Florida. Wala akong idea about Florida. Guys, kung mayroong mga taga Florida dito, please comment down below para magbasa ni paring Dan Ray Brian Tumbaga. Riley May Banez Aguinaldo. Hi, watching you now. Wala pa lang you watching now. Thanks, Riley May Banez Aguinaldo. Kaano-ano si ano? President Emilio Aguinaldo. Currently processing my NCLEX. Hopefully, mabilis lang. By the way, ano po work ng wife niyo? Thank you. Yon, so, first of all, advance congrats sa NCLEX kasi processing na. I think mabilis lang yun. Kasi pumusa ka naman eh. So, in process na sa. Antay ka na lang, patience sa virtue. Ano po work ng wife niyo? Nurse! Nurse po siya. So, ayun. Gaya mo. Macario Chu, watching from Davao City. Hehe, new sub here. Oh, hello sa mga taga Davao City! And thanks for subscribing, Macario. Kit, Keith. Kit, kasi may, alam naman, Kit, may H. Kit M. Lirio. Wow. What life feels like, John po. Ano? What life feels like, John po. Ano bang what? Basta ibang-iba sa Pilipinas kasi dito para independent talaga. Ibang-iba sa Pilipinas, walang mga, in terms of transportation, walang jeep, walang trike, tapos walang mga sari-sari store na anytime. Uy, kunyari, wala kayong toyo, wala kayong suka. Hindi ganun. Dito nagsastock yung mga tao ng groceries, ng yeah, mga pagkain. Kasi dadayo pa ng Walmart or kung pang mga supermarket dito. Yun yung kaibahan. Siguro isa rin yun yung reason kung bakit ang daming basta ang daming nasasayang na pagkain dito ganyan kasi feeling ko ang ilig ng mga tao mag-stock ng pagkain. Guilty kami doon. Na-experience namin, sabi talaga namin dati pagdating natin dito bilang grabe yung food waste dito sa Amerika. Hindi natin gagayahin. Kasi kami, alam namin yung yun nga, yung grasa. Diba? Sinasabi sa atin palagi ng parents natin. At magtatampo yung grasa. Mamanasin ka, ganyan. So, nandun pa rin sa amin yung ganung thinking. Though, yun nga, guilty kami. Minsan, bilang nag-stop kami ng pagkain. Kasi dito, walang time yung mga tao. So, mag-stop lang, luto-luto, ganyan. So, may tendency na makaligtaan mo yun na meron na iwan dyan, tas expired na pala. So, yun yung tinatry talaga namin malesen. At actually, hindi lang malesen, pero talagang
hindi mangyari yung ganun kasi sayang din eh, di ba? Binili namin yun eh, pinaghirap pa namin pera, tapos masasayang lang din. So sana ganun din yung mga makakapanood nito na hindi alam yung value ng pagkain at ng grasa. Daw sinabi, what feels like? Ano ba? Doon, sa work naman dito, iba rin. Iba yung working style ng mga hindi Pilipino. Ano sila, kung work-work lang talaga. Pagi itong binabangit dati sa Pilipinas. Kunyari, pagkasal ng ka-office mate mo, imbitado lahat ng mga ka-office mate. Kapag, yun nga, birthday talaga po. In short, parang part-time pamilya sa Pilipinas. Dito, yung mga ibang lahi, iba sila. Parang iba yung working style nila. Tapos hindi uso yung chismisan sa office. Sobrang, ano, hindi sila workaholic kasi sobrang prangka man nila eh. Diba sa atin naman sa Pilipinas, tanggap lang tayo, tanggap ng trabaho, ganyan. Dito kapag sinabi talaga nila na, it's not my job. Ganun, sabi talaga nila. Tapos, sobrang prangka nila. Dun, yun yung natutunan ko na na-adapt ko na kasi dati, dun sa dati kong pinag-trabaho, oo lang ako na oo. Tapos parang na-realize ko na, parang ano nga, oo lang ako na oo. Tapos, binibigay na sa amin lahat. Tapos yung mga hobbies nyo, sinasabi nga nila na, hindi dapat ganun. Iba na dito. Wala ka na sa Pilipinas. Siyempre yung English. Kasi ako lang mga Pilipino din eh. Sabihin mo kung ano yung gusto mo. Hindi yung... Kasi hindi sila mag-a-adjust sa'yo. Dapat maging prangka ka din. Kasi ayaw nila nung paligoy-ligoy. Yun din yung palabay ko. Pumunta kayo dito. Pumunta kayo mga job interviews. Hindi uso dito yung mga magpapalabot ng salita. Dito, go straight to the point. Kasi hindi ka napapansinin. Kapag, I mean, feeling nila hindi ka seryoso kapag hindi ka... So, yun yung ganun yung boy dito. Talagang, mas iba yung boy dito, yun na yung tapos yung sabi. Adam Vlogs 37, my bro, watching from Illinois. I know, right? Adam, Wade Bidman, thank you. So, see you soon. John Dale Di Mayuga, supporting this channel always. I know, man. Energy. So, salamat John Dale Di Mayuga. Bakit yung inaampas? Salamat John Dale Di Mayuga. Salamat sa support, ha. Kit M. Leary ulit. Pa-request po. Nang pros and cons po dyan. Salamat po. Silent viewer po ako. Uy, salamat. Minsan lang po mag-comment. Meron talagang disclaimer. So, ano bang pros and cons? So, pros. First, in terms of financial, you're earning dollars. Mas malaki yung conversion. Kapag padala mo sa Pilipinas, mas marami kang maitutulong. And then, dito kapag masipag ka, talaga mag-i-equate sana ng magandang future, I think, kasi yun nga, pag masipag ka talaga dito, marami kang maiisip na side hustle, yun yung mga racket-racket. Cons, kung nandito ka mag-isa, or yung mga family and friends mo na sa Pilipinas, yun yung isa sa mga cons, kasi syempre, yun yung mamimiss out mo, kasi wala ka dun sa kanila, nandito ka. Ano pa bang mga pros? So yun, sa financial, okay yun. Kung medyo materialistic, hindi mo materialistic kasi dito wala ang mga budget, dito wala ang mga tribe, dito madaling bumili ng sasakyan, so kung may sasakyan, kapag may work ka naman at kung afford mo naman, mabibili mo talaga yung sasakyan na gusto mo, so yun yung isa sa mga pros. Cons, medyo mahal yung healthcare, yung yun yung HMO, medyo mahal siya, di ba karamihan sa Pilipinas talagang 100% sagot ni company. Dito, though merong mga company sa Pilipinas na merong portion na sinusolder ng employee, di ba? Pero, mura pa din. Dito, mahal. Though, sagot din ng company, pero mahal din yung ano namin, yung portion namin. Pero, yun yung cons in terms of sa pagbayad. Yung pros naman ng healthcare is maganda. Hindi siya ganun ka-hassle. Paano ba? Na-experience namin sa Pilipinas, siyempre hindi ko babanggit din anong ospital. Yung ikaw yung mag-aantay sa... Yung antay mo talaga yung doktor, tapos yung pipila ka pa, yung papalista, tapos mamaya hindi pala darating yung doktor or sobrang late. I understand kasi merong ibang ina-attend na pasyente sa ibang hospital yung ano yung doktor, di ba? Pero dito naman, ang pros nun nga, they value the time. Your time and their time. Talagang online-online lang lahat. Kanyang pag mag-set up ka ng appointment, online lang. Tapos talagang ano sa systematic, makikita mo kung kailan available or not yung doctor. Sa mga gamot naman, pipikapin mo na lang sa CVS sa parang Mercury, hindi na ikaw yung maghahanap. Ito pa, pipikapin mo na lang kasi yung doctor na mismo yung magre-request nung prescription mo. Kukunin mo na lang dun. Gaya yung ginawa ko, di ba? Nakita niyo sa vlog ko nung huli or last yata. Pinikap ko na lang kasi yung galing sa doktor yun. So, yung mga vitamin, ganyan. So, bakit kumbaga, ano siya, mas... convenient dito. Mahal, pero convenient. Yun yung importante. Yun nga, sa healthcare din, mas, ang pros, mas aware at mas informed yung mga tao dito about health. Dito guys, believe it or not, yung mga commercial dito, yung mga TV commercials,
mas marami pa yung about health sa mga gamot. Yun nga, meron doon mga information about TB, HIV, cancer, lahat. Tapos, yun, dito parang talagang inform yung mga tao. Sobrang nade-disseminate yung information ng maayos sa lahat. Sa Pilipinas kasi parang ang dami pa rin hindi ganun ka-informed eh, di ba? Ang dami pa rin naniniwala sa mga, ano yun? Yung mga albularyo, mga hula-hula, ganyan. Anyway, off topic. So, pros and cons. Yun yung pinaka-biggest con talaga is kapag meron mga relatives at friends na mayroon sa Pilipinas, yun yung talagang mamimiss out mo. Pero kapalit naman nun, siyempre yung future mo rin na gaya naman nito, di ba? Talaga, magsisipag ka, magsasucceed ka talaga. Harold Bago, solid talaga yan ang gusto ko, parang nandyan na din ako. Tama, mag-bike ka na quiz, tapos tour mo ulit kami dyan sa town mo. Thanks, ingat lagi. Ayun, so ito na nga kaya ako bumili ng bike, Harold. Para makapag-bike-bike tayo dito kasi ang dami na nagbabike eh, inggitero. So ayan, bumili ako ng bike. I-adjust ko lang later yung mga bolt. Yung mga ano, parang pwedeng i-adjust para hindi maluwag. Para sure. Timothy Among Villegas, yan, yarn! Gustong-gusto ko yung first part, Lodi. Yun lang at walang bike na gusto mo sa Walmart at Meijer. Oo nga eh. Pag may NDA cards, pa-reserve po. Kabi nga, walang mabilang eh. Grabe, nagtakago lang kasi. So, talagang pinulaw nila. Nagbalita pa ngayon eh. Pinulaw na nila yung mga NDA cards sa Pokemon cards. Hi, it's me. One of the reasons I love Wednesday and Saturday. Sweet, thank you, hi, it's me. So, marami kasi nagsabi talaga. Nung nag-message sa akin, sabi nila, gusto daw nila. Yun nga, twice, at least twice a week. Tapos Wednesday and Saturday, ang dami nagsabi. Kaya, ayan, your wish is my command. So, ayan. Kim Crisoso mo, bike vlog sa susunod, ha? Baka maiba yung ano content, bro. Hindi ako bikerist. Ano lang ako, tamang panjak lang. So, baka kasi maiba yung ano, yung algorithm ni YouTube. Kasi nung nag-ano ako, nag-send sila nung parang, yung basta yung analytics, ganyan-ganyan, bla bla bla. Kaya medyo inalis ko rin yung product reviews dito sa YouTube. Nilipat lahat ng product reviews ko and collab nasa Instagram. So, itong YouTube ko talaga nagiging friendly ano na, Buhay America. So, Korea CB, aka Korea Cross Blended. Di ko man po pinanood pero tumambay gang sa huli kasi busy po. Uy, salamat. Ay, grabe, hindi pinanood. Ano mo yun? So, ingat po lagi saan man tayo naroon. Ay, nagtatagalog pala si Kuya CB. I thought you were OPA. Kasi pala siya English. Okay. Hello po sa'yo. Salamat at tumambay ka hanggang dulo. Kasi busy ka pero appreciate ko pa rin at least, di ba? Pinanood mo. So, salamat! Alan James Brillantes. Good day sa'yo, Boss Gage. Uy, good day din sa'yo. Sa wakas, napanood at natapos ko na din lahat ng video mo. Salamat naman. Grabe. Seryoso ba? Thank you. At sa panonood ko, parang na din akong nag-tour sa Amerika sa mga story about dyan. Pa-shoutout ulit nga pala. Ulit. Ang dami ulit. Shoutout sa'yo, Alan James Brillante. Shoutout ko eh. Shoutout to. Shoutout niya siya. Sinabi ko sa mga kapitbahay. Abang ulit ako ng video mo. Waiting sa upload mo sa Sabado. Ingat at more views at subscribe to come. God bless. Yun. So, again, Sabado mapapanood nyo to guys. And thank you Alan James Brillante ulit. Kasi mamaya mag-iinom na naman kami mamaya. So, edit ko na muna to. Priority po inom. Joke lang. Centrix YT. Shoutout sa you, Vince. Watching here from Philippines. Best wishes and God bless you always. Centrix YT, thank you. Shoutout. Uy, sinoutout mo ako. First time ko ma-shoutout. Thank you. Uy, thank you sa pag-shoutout. Watching here from Philippines. Hello, Philippines. Thank you, Centrix YT. Hey, it's me, the Vixen. Yes, I changed the name. I changed thy name. Kasi binabasa mo, yun, full name eh. Yun, XX, lol. Parang ano eh. Uy, nag-gets ko yun na. Kulang lang na isang X. I'm not irate all the time naman, but depende sa customer. Nakaka-challenge lang sila. Anyways, I don't have any questions about Buhay America as of now. Just keep on doing your thing. Ano ba? But will you guys get a dog? Nice pa naman yung yard nyo. Actually, ano, parang palagi namin siya pinag-uusapan bago pa lang kami bumili ng bahay. Kasi inisip namin baka, ano yun? Siyempre itetrain naman, di ba? Pero baka magtae-tae, ganyan. Arte, no? Or baka scratch yung mga sofa. Teka rin mo. Kasi ang konyo mo eh. You're konyoing me. So I'm gonna konyo you too. Buang. I don't know yet. Pero gusto ko nang, actually, gusto ko talaga nang dog. Meron ako aso sa Pilipinas. Sabi ko na, Chico. Hello, Chico, if you're watching. Ganun, sorry, baby to ako pag nakausap ko si Chico yung aso. Wala kaming dog, pero hindi ko pa alam in the future.
I don't know. Tsaka ano eh, iba-iba dito, pag nag-alaga ka ng aso, talagang daig pa tao eh. Actually, ano na rin, inisip na rin namin yung finances kasi magastos magkaaso dito. So, kung meron kayong kilalang taga dito na may aso, tapos tanongin nyo kung magastos. Magastos siya guys, ako nasa at magsasagot. Wala ko sa pala namin bilang. Well, ayusin muna namin yung mga improvement dito sa bahay siguro. Tapos doon kang mag-iisip kung kailangan ba namin ng aso. Ito pa mahirap, tapos kapag magta-travel ka, ganyan-ganyan, sino mag-aano sa aso? Di ba sa Pilipinas, ginagawang bantay na talaga dito. Hindi para sa tao talaga. Kailangan, baka mahuli tayo ng ano, animal cruelty yun kapag iniwan mo mag-isa ng matagal. If so, what breed? If so, what breed? Yung aso mo sa Pilipinas, si Chico, isa siyang purebred na lungkot na chihuahua. Bigay siya sa akin ni Mecca, yung co-office mate ko sa ID. Bigay talaga kasi literal adopt. Kaya, ang saya ko. Anyway, going back, kapag if ever kuha kami ng aso dito, gusto ko malaking aso naman ngayon. Never ako nagkaroon ng large na dog. Kasi palagi, Shih Tzu, Chihuahua, puro maliliit. Pero iniisip ko nga, paano yung carpet, yung mga ganyan. Yun yung mas iniisip ko ngayon eh. Ngayon nga, hirap na hirap kami maglinis dito. What more, may datagdag pa kami. So, pero to answer your question, if mag-aaso kami, siguro Labrador or yung mabait naman. Or Golden Retriever, mga ganyan. Or Siberian Husky. Thanks and have a good one. Oh, you too. Hey, it's me, the Bigs, and have a good one too. By the way, I have a pit bull. Uy, pit bull! The sweetest thing on earth. Talaga ba? Ayaw nga, sabi nga ng iba, kabaliktaran sa parang ano, di ba? Yung parang thinking ng mga tao pag pit bull talagang pang malakasan. Hindi, ano sila, parang they're gentle giants, nux. Mabail ko, parang na rin kami gumala dyan, Sir Beats. Pero bakit walang katao-tao malls dyan, sir? Ang lungkot mag-shopping. Dami pa lang pwede mabudol dyan and also yung tubig dyan ang mahal at wala ding palang delivery dyan. No? Kung dito, pwede mo maligo yung mineral pag walang tubig sa faucet. Pero dyan, 300 worth, ligo mo. First, mabili ko yung sa mall. Yun rin napansin ko nung unang dating ko dito. Bakit walang tao yung mga mall dito? Eh kasi dito naman, di ba sa Pilipinas, kaya ang daming tao. Kasi mainit naman sa bansa natin. Gusto natin naka-chill, nakatambay lang tayo dun sa mall para magpalamig. Or iba naman talagang nag-uubos lang ng oras. Dito kasi hindi, halos lang ng tao talaga, trabaho lang ng trabaho, ganyan. Walang time mag-mall. Mag-mall lang pag may bibiliin talaga. I swear, yun din, napansin ko rin yun. Sabi ko, ba't walang tao mall dito? Di ba sa Pilipinas, dami nakaupo dyan, ganyan. Dito wala talaga. Sobrang konti lang. Kasi nga dito, kapag kailangan, ano na kailangan mo yung bibiliin mo, tapos dito walang time yung mga tao, kasi palaging may work, ganun. Kaganda na rin kasi hindi magulo. Hindi magulo sa mall. Tapos yung sa tubig naman, for the record, Mabel, halos lahat naman dito potable yung tubig. Ibig sabihin na yun nga na inumin mga tubig. Maarte lang ako kasi sa mga nakakilala sa akin, alam nila yan na talagang ayaw, pag may lasa yung tubig, ayaw ko talaga. Arte, no? RK? basta, ayaw ko nang kapag may nalasaan ako sa tubig, hindi ko sa type. Inom lang Coke. Para yun. Dito, potable yung tubig, maski yun nga, yung sa gripo, pwedeng-pwede, ganyan. Parang never naman kami naka-experience sa mawala ng tubig, so never naman namin siya siguro magiging problema. Sana hindi kami mawala ng tubig, ano. Pero kung mawalan man, yeah, tama ka. So, bilang 6-something dollars siya, 300 plus, isang ganun lang na maliit na, ay, isang ganun lang na yung galon nga, medyo mahal. John Dante Mayuga, Sir Vince, baka next time po makabili kayo drone, hehe. Para malibot mukha po kami sa buong town home subdivision sa Pinas. Town homes, hindi town homes to. Ano, ang townhomes, tsaka parang hindi naman yata tinatawag na townhomes dito. Ano may townhomes? Yung mga row house? Hindi ito yun. Ano sa subdivision? Subdivision din ba tawag dito? Parang village. Village yata, parang village of yun, ganyan. So, parang village / neighborhood, yun na yun. Actually, meron akong dalawang drone. Ano yun? Trinadap collab ko, parang mga brand collabs. Hindi ko lang nagkamit. Ang galing mo, pero oh, man. Kapag siguro may fence na kami, or dito, pag may time ako minsan, papaliparin ko yung drone. So, meron ako dalawang drone dito na hindi ko pa natatry dito gamitin. Ryzen TV, hello Sir Vincent Leonardo Da Vinci. Hehe, nakakamiss sir yung mga vlogs mo nung nasa Edison apartment ka pa lang. Uy, nice ah, ba alam yung Edison apartment? Ibig sabihin, nanonood ka talaga. Thank you, Ryzen TV. By the way, do you still recommend that apartment? Yes, for sure. Sobrang... I mean, kung hindi naman kami bumili ng bahay, talaga mag-stay kami doon na mag-stay kasi unang-una, ang ganda ng location, safe yung neighborhood doon sa city, hindi siya magulo, isang sakay lang nun sa work ko, lapit lang, isang tumbling mo lang, beach na, hindi mura yung rent, pero hindi rin sa sobrang mahal, bitch. Ayun, tapos ang ganda ng amenities, meron
Basta, nakita niyo naman yung vlog ko doon, di ba? Meron kaming gym, meron kaming media room, may game room, yun, entertainment room, TV room, ang dami. Mail room, garage. So, yun. So, I still recommend that place. So, if someone's watching here from Edison Apartments, I'm recommending sa Edison Apartments to my viewers. Looks. Maraming salamat sa panonood, guys. As always, bago yung ano natin, dito tayo ngayon sa bar. Inatay ko lang ang tropa natin si Jess, pero maliligo muna tayo kasi ito rin suit ko kagabi. Again, thank you so much for watching. I hope you like this video. Kung meron kang natutunan sa video na to, or kahit wala, na-enjoy mo kahit konti or kahit hindi, please subscribe to this channel. Ma-appreciate ko yun. Help me grow this channel by clicking the subscribe button. And follow me on my socials, and I will see you on my next vlog. Bye-bye. And sorry guys, OMG, hindi pa tapos. Papakita ko lang sa inyo, may dumating na package. OMG. Ayan. Actually, di ba binilan ko si Bossing ng ano, ng bike? Eh, hindi niya alam. Nabanggit niya kasi sa akin. Gusto rin daw niya ng ano, ng rollerblades. OMG. So, papakita ko. Kayo na ang unang makakita. First dibs. Gusto niya ng rollerblades. Binilan ko siya. Kasi wala rin naman kami magawa dito, kaya yun na, ito na yung parang magiging activity namin. Kung hindi magbabike, rollerblade siya. Yung sa akin, bukas darating, hoverboard. Para mga bata yun, no? Sorry naman. So, yan. Eh, ayoko ng rollerblades, nagka-rollerblades na ako sa Pilipinas eh. Eh, siya, gusto daw niya ng rollerblades. Let's see. Yung sa akin, bukas pa darating. Yung, ano ba yan? Yun nga, yung hoverboard. Na pang matanda. Tingnan natin, sana walang ano, walang defect para mabigay, ma-try niya na kagad. So ito, oh, ang ganda. Sir, sakto to sa kanya. Tas actually na-adjust to eh. So roller blades for her. Ito daw yun. Na-adjust siya. So pwede rin pala sa akin to. So may kasama, uy nice, may kasama siyang bag. Yun nga, malamang paliwat kanan. And wait, I thought, yeah. So yung right side merong brake. This one, oh, it goes with a pair of socks, which is nice. This is not a product review, guys, pero wala lang. Just wanna show you. So, yun, yeah, may kasama rin siyang hex screws. Nice. There we go. Balik na natin. So, yun lang. Anyway, thanks for watching. Bye-bye na talaga, guys. See you on my next vlog.